Hi, peace be with you. Again, I'm your Mr. Shure from Shure Solutions Pest Control Services. So, ano pa tayo ngayon sa isang bahay kasi we are doing a baiting treatment. So, we are checking the termite baits. So, itong bahay na to, 3 weeks na natin itong pinapasyalan. Nagbe-baiting tayo dito. Before, itong bahay na to, hanggang dito sa itong hamba, may mga anay dito hanggang doon sa taas. So, naglagay tayo ng termite bait. Kung mapapansin nyo dito, itong mga bait, wala nang kumakain. Kulay puti pa rin siya. Normally, kapag active pa yung termites dito, nauubos nila to. But since dito, wala nang kumakain, kulay puti pa rin yung mga termite bait. Ang ibig sabihin nito, wala na yung infestation. Halos eliminated na natin yung mga termites kasi nag-stop feeding na sila. But nevertheless, iiwan pa rin natin ito. So this is our 3rd week of monitoring. Iiwan pa rin natin ito to just allow it to stay here para ma-observe pa rin natin kung may babalik pa rin mga termite. Pero mostly, wala na yan. Hindi na yan babalik kasi nakain na nila yung mga bait dito. So, iiwan lang muna natin kasi tuloy-tuloy pa rin yung program natin. Mag-treatment pa rin tayo. And then, babalikan natin sila. Okay. So, ito naman, this is the second site ng ating termite bait. So, makikita natin dito. Meron din tayo ditong bait station. And compared kanina, yung bait station natin kanina na wala ng active termite baits, ito, titingnan natin kung ano yung nangyayari. So, open natin. Ayan. So, may mga kumakain pa rin. May mga gumagalaw pa rin termite. So, active pa ito. Pero makikita natin meron pa rin yung mga bait, yung kulay puti. So, continuous pa rin yung feeding nila, kumakain pa rin sila. So, ito, iwan lang natin. Dito lang muna to. Babalikan natin ulit to check on the baits kung naubos na ba nila. Medyo marami pa, kakalagay lang nito. Last week, medyo marami pa. Yung feeding nila, medyo bumabagal na. Kasi konti na lang yung termite. Pero, pag titingnan, marami pa rin, pero mas marami ito noon. Kasi again, as mentioned, this is the 4th week pala ng check-up natin. So, yun ang this how bait works. Dahan-dahan lang pakakainin yung termite. At ang maganda rito, sigurado yan, mawawala yung mga anay dito. Kahit na nandito sa kitchen sink. So, dito naman third site. Ibang area naman ito. This is the third site of the house. Sa stairways naman ito. Kita natin sa stairs. So again, we will check our baits kung kumusta. May kumakain pa ba? Heavily infested yung bahay. Kaya tatlo-tatlo yung areas kung saan may anay. So, we will check the baits dito. Ayun. Ang dami pa rin kumakain. So, very active pa rin yung mga termites dito. Yung sa first station kanina, wala na. Umalis na sila. Pero, andito pa sila. So, may mga baits pa rin. Ayan lang muna natin silang kumain. Iwalan natin sila dito muna. So, this is the third site. So, ayun po. So, we just showed you how we conducted our monitoring. Yung pagmamonitoring natin na ating mga termite bait station. Kung nakikita ninyo, itong bahay is highly infested. Marami po siyang anay. So, yung 3 stations, pinuntahan natin, chinek natin isa-isa. Yung isang station, wala nang kumakain, pero meron pang active stairs. Kaya naman, tuloy-tuloy lang ang magiging monitoring natin ng termite bait dito. And that's what we do. If you need any termite treatment for your homes, you may contact us in Shure Solutions Pest Control Services. You may visit our website. It's suresolutions.com.ph. Muli po, I am your Mr. Shure from Shure Solutions Pest Control Services. May peace be with you.